Okay, so kumusta and welcome to the Pnjs and Judy Show, Commute. Okay, so noong nakaraang linggo, may bagong paanana naman yung mga ibang local government unit, LGU. Alam ko, nabalitaan nyo na to. Ito yung batas. Okay, ayan yung bagong batas na pinatutupad ng ibang LGU kung saan slow moving vehicles should keep right. So sa pinaka outer lane daw sila lagi. So tatlong bayan ngayon yung nagpatupad nun. Isa sa La Union, isa sa Bataan, tapos yung isa sa Pangasinan. Tapos yun nga yung bagong batas na to na dapat daw lahat ng slow moving vehicles ay nasa kanan o outer lane, tulad ng tricycle, pedicab, mga e-bike, pero kasama yung motor. So para naging slow moving vehicle ang motor. So gusto ko lang i-discuss to kasi parang nalilibak na naman yung mga motorcycle rider eh. Alam mo yun? Tayo na naman yung nilagay sa ganitong klase ng batas eh. So, pero bago yun, tignan muna natin kung ano ba mga dahilan nila bakit gusto nilang ilagay sa kanan bahagi yung mga rider. Medyo matraffic ngayon dahil Monday. Itang kita nyo naman, ang aga-aga pa. Wala 7 na pala. Pero yun nga, ang gusto nila tayo ilagay sa pinaka rightmost lane o outermost lane. So yan, ibig sabihin doon tayo sa malapit sa bangketa, sa pedestrian. Yan, doon daw lahat. Kasama natin yung mga slow moving vehicles nga, tulad ng tricycle, pedicab, mga e-bike. So yun yung gusto nila. Okay, so yun nga, bakit? Bakit kasama tayo sa magpapatakbo sa nakailangan magpatakbo sa outer lane o sa the rightmost lane? So, hindi naman tayo slow moving vehicle, di ba? Pero dalawang major na dahilan kung bakit kasali yung motor sa bagong batas na yon ng tatlong LGU. Unang concern is dahil daw sa para makabawas sa traffic. Yan yung main concern nila, para daw makabawas sa traffic. Pangalawa is safety. Kaya tayo sinama dun sa batas na yon. So umpisaan natin dun sa una nilang dahilan na traffic, para makabawas ng traffic. Tutusin nga, motor ang sagot sa traffic. Diba lahat sila nakahinto na, tayo umaandar pa din. Simula na magkamotor ako, tulad nga ng lagi kong sinasabi, nabawasan ng todo yung travel time ko. Kaya paano nasabi nila na kasama yung motor sa nagpapatraffic? Tingnan mo kung ilan lang yung space na ginagamit. Ano yung mga naka-scooter, sobrang liit lang ng space na kinukuha niyan, di ba? So para sa akin yung dahilan nilang para makabawas ng traffic. Hindi tayo. Basta, hindi ako niniwalang motor ang dahilan kung bakit nagta-traffic sa Pilipinas. Alam niyo yun. Saka madalas naman tayo, nasa innermost lane naman nakaraniwan ng mga motor. It's either kadikit namin yung road line sa gitna o yung adikit kami sa center island. So, siguro, totoo yung iba, yung tricycle, yung pedicab. Yan, pag nasa gitna ng kalsada yan, talagang makapag-traffic yan ha. Ang laki ng sakop nila eh, almost yung lapad na rin nila yung mga kotse. So talagang sila makapagpatrack. Pero tignan mo, ang motor, ilang kotse katumbas niya pag inilera mo, yung mga scooter, at least tatlong scooter katumbas ng isang ng lapad ng kotse. Bihira naman magsabay-sabay na tatlong magkatabing motor, sabay-sabay ng takbo, pareho ng speed, di ba?
Karamihan niya nakapila na kada nasa likod ng kada isa, so pila yan sila. So unlit lang ng space na ginagastos nun. So traffic, ewan ko, hindi talaga dahilan para sa akin ng traffic ang motor. Ngayon, yung pangalawang sinasabi nila na for safety reason. Ewan ko kung safety ng ano ba, safety ng pedestrian, safety ng rider mismo, safety ng mga driver. Medyo hindi nila nasabi kung anong safety ba yung, kung anong safety ba, kung kaninong concern ba sila sa safetyness. Pero kung rider, yung ano nila, yung concern nila, na parang hindi naman nila concern yung safety ng rider, mas safe ka tayo sa inner lane eh, malapit sa ano, Center Island. Mas safe tayo dyan kasi walang bigla-biglang nagbababa dyan, di ba? Fast lane yan eh, dire-diretso lang yan eh. Maski mga kotse, walang dahilan para mag lumiko papunta sa Center Island unless mag-U-turn sila. Yun lang ang dahilan. So safe na safe tayong mga motor dito sa kaliwa, sa inner lane, di ba? So ilalagay tayo sa kanan, hindi lang basta kanan, pinakakanan daw eh. So hindi tulad nitong motorcycle lane na at least third lane mula sa outermost lane. Yung gusto nila, nasa outermost lane tayo, nandun sa pinakadulong yan. So kung safety natin, yung safety ng rider yung iniisip nila, hindi safe dyan, ang daming tumatawid dyan, ang daming aso dyan, bigla-biglang nagbababa yung mga jeep, bigla-biglang nangkakat yung mga tricycle nang walang tingin-tingin sa side mirror. Kaya pagdating sa safety ng rider, napaka-unsafe pag nasa pinakakanan. So kung safety ng rider ang iniisip nila, kung bakit gusto nila tayong ilagay dun sa kanan, sapalay ko maling dahilan. Maling dahilan na ilagay tayo sa kanan, di talaga tayo safe dun. Pero huwag nga sinabi ko, mukhang hindi naman safety natin yung gusto nilang gawin. So isipin na lang natin, halimbawa, isipin na lang safety naman ng pedestrian. Safety ng pedestrian naman tayo. Ang pedestrian lagi rin nag-uumpisa sa kanan, diba? Sa kanan naman sila eh, tatawid sila pa kaliwa. Ngayon mas malapit sila sa atin, tapos anday pa nilang nilagay na sasakyan sa kanan, motor, pedicab, e-bike. So lahat na ngayon nasa kanan. So safety ng pedestrian mula sa kanan, dami lang kailangan iwasan agad-agad sa kanan pa lang. Unless kung nahati yung iba nasa kaliwa, tuwid ng mga motor nasa pinaka-fastest lane, nasa pinaka-kaliwa, malayo pa lang makikita na ng pedestrian na may paparating na motor, kasi mag-uumpisa nga sila sa pinaka-kanan eh. So habang nandun pa lang sila sa pinaka-kanan, patawid pa lang sila, nakikita na nila sa malayo pa lang kung may paparating. E pag nandiyan na mismo sa tabi nila, mahirapan silang tumawid. Tapos possible madisgrasya palalo sila. So kung safety ng pedestrian ang iniisip nila, hindi pa din, di ba? Kung safety naman ng mga driver sa ating mga kaibigang nakakotse, I think safe na safe sila kasi nakahinto nga lang sila sa gitna dahil traffic eh. So safe na safe sila. Huwag na silang mag-alala. Di ba? Pero yun nga, kung iniisip nila, kung yun yung klase ng safety na iniisip nila, hindi eh, hindi ko alam. Parang marami ring laps doon, marami rin silang dapat mas pag-aralan pa kung safety yung dahilan nila. Pero yung base doon sa traffic, alam ko sobrang traffic na sa Pilipinas, lahat nag-iisip na ng paraan para maibsan. Pero okay naman kasi nakakaisip sila ng mga paraan. Ang dami nilang ginagawang gustong ipatupad na batas, di ba? Walang masama mag-experiment eh. Ewan kung bakit laging motor yung pinag-experimentuhan.
Pero okay lang naman, walang masama mag-experiment pagdating sa kaso ng traffic sa Pilipinas. Ang pangit lang kasing painga nung parang lahat ng problema sa kalsada na asisi sa mga nagmumotor. Ah, ganda. Siguro ako ah, sundin na lang natin yung mga LGU na yung sa ngayon para mapatunayan din natin na hindi tayo ang dahilan. Sige, ilagay nila tayo sa pinakakanan. Kung yun talaga yung gusto nila, tatlong bayan lang naman yan. Kung may sumunod pa iba, sige, gawin nila. Sumunod tayo guys, sumunod muna tayo. Pakita natin sa kanila na kahit ilagay nila tayo sa kanan, hindi mare-resolve yung traffic. Well, kapag na-resolve, di okay, diba? Pero hindi natin malalaman hanggat hindi sinusubukan, diba? Again, pagdating sa traffic, kahit pa paano naman eh, gusto ko yung kung ano-ano yung ginagawa nila, kung ano-ano yung experiment, ine-experiment nila. Wala rin naman ako may ambag na solusyon. So, kung wala kang may ambag na solusyon, medyo sumunod ka na lang din siguro sa mga iniisip nilang pwedeng maging solusyon. Pero pagdating sa safety, ewan ko, so, talagang hindi ako kampi dun sa safety reason nila kung bakit kailangan na, bakit tayo kailangan ilagay sa kanan. Sa traffic, siguro, for now guys, yeah, anayin na natin sila. Sundin na muna natin, pakita natin kung ano ba talaga. Pag sumunod tayo, traffic pa din, eh di mali sila, di ba? Pag sumunod tayo at hindi nag-traffic, eh di ayos, may na-solusyon na kahit pa paano. So, kudos doon sa mga motorcycle group tulad ng MRO na talagang pinaglalaban yung mga karapatan ng rider. Oh, palaibon, dito na tayo. Malapit na agad tayo sa destinasyon. Ang bilis. Bilis ng oras pag dumadaldal. So, ayun nga guys, kung saaling maipatupad man yon, kung saaling maging nationwide yung ganong klase, respetuhin muna natin. I'm sure may mga taong kukundin na yan. Gusto ko lang parinig sa inyo yung opinion ko. Pero mapag-usapan din yan. So ayun, salamat. Salamat sa pagsama sa akin ulit ngayon. Salamat sa pakikinig sa aking mga opinion. Again, susunod natin mga gala, susunod natin mga kain. Ride safe and travel safe. Bye-bye.